Maxi. Eka, Eka, bati ka. Hello, binabati ko nga pala lahat ng kamag-ana ko dyan sa Pasig City. Especially yung mama ko, yung nanay-nanayang ko, si Mama Heidi, si Papa Lee. And syempre yung lola ko, si Nanay Pilar. Hello po, andito na po ako sa Wawawit! Woo! Service crew ka sa mall o restaurant? Limang taon na po akong service crew sa isang fast food chain. So, isa rin po akong working student. Isa po akong MC doon. Isa rin po akong single mom na lumalaban. Alright. Ilang taon ka na ba, Eka? 23 years old. Marami na po akong experience sa buhay. So, isa po akong working student kasi pinagpatuloy ko po yung pag-aaral ko. Maaga po akong nagkaanak. At the age of 17, maaga akong nabuntis. Pero pagkatapos noon, after 4 years na tumigil ako, nag-start ulit ako ng panibago. Nag-start ako mag-aral habang nagtatrabaho. Ngayon, malapit ko na makamit yung gustong-gusto ko. Malapit na akong graduate! Bali, anong tatapusin mo na kurso? Isa po akong BSBA, Human Resource Development Management, sa ICCT College, Cainta Campus. Gusto ko pong ituloy yung kurso na yon kahit medyo mahirap maging working student. Ito po, gusto kong sabihin na maging isang ehemplo sa lahat ng mga nanay, lahat po ng nanay na nagkaroon ng anak na maagang nabuntis, gusto ko po sabihin sa inyo na hindi porket maagang nadapa yung anak nyo, is idadown nyo na po yung anak nyo. Gusto ko pong patunayan sa kanilang lahat na hindi po porket maagang nabuntis, maagang nagkaroon ng pamilya yung anak nyo, is doon na po matatapos lahat. Gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi, habang nabubuhay ka, patuloy yung pag-asa at patuloy tayong lumalaban. Yun lang po. Leng. So, yung tatay ng anak mo, wala na? Kakahiwalay lang po namin last year. Meron lang po kaming hindi. Nagsama po kami ng almost 5 years habang pinapalaki namin yung bata. Ngayon, naghiwalay kami kasi meron kaming mga bagay na hindi na pagkakasundaan. Siguro dahil medyo bata pa kami, kaya hindi pa ganun ka-matured yung isipan namin na magdesisyon sa buhay. Gusto ko sana na na-desisyonan ko, itigil muna yung pagsasama namin. Gusto ko muna tapusin kung ano yung mga na-postpone na dapat kong gawin, mga responsibilidad ko sa buhay, kagaya ng makatapos ako sa pag-aaral, matulungan ko yung pamilya ko, sila mama, yung nanay-nanayan ko, tatay-tatayan ko. Meron pa, yung totoo kong mama, syempre gusto ko siyang bumawi kahit ambon niya ako sa tito ko, which is tatay-tatayan ko siya, sila yung naging totoong nanay at tatay ko sa birth certificate. And syempre, gusto ko rin sabihin sa lahat na habang buhay tayo, patuloy tayong lumalaban. Yun lang po. Sige. Pakilala mo yung kasama mo. Pinapakilala ko po ang pinakamaganda at maladyosa kong nanay, si Nanay Ella, at yung anak ko na si Gabby! Ayan. Magandang hapon po. Hindi po ako makapaniwala na andito ko kasi akala ko hanggang TV lang po ako na lagi ko kayo nakikita. Grabing kaba ko, Kuya Will, naiiyak ko. Hindi ko akala yung mangyayari sa buhay ko to. Anak, alam mo yan na mahal kita. Kahit na pinigay kita sa kapatid ko, nagtrabaho ko, tapos tinignan naman kita. Siyempre, sa isang magulang, masakit sa kalooban nila yung mawala yung isang anak, tapos magkaroon ng bagong pamilya. Gusto ko, di ba ho, sabihin sa inyo na dapat magbuwang isang pamilya. Kulang po ako ng isa, tinitiis ko lang po yun. Kasi alam ko naman na sa maganda yung anak ko, na binagay ko sa maganda. Pero deep inside po sa kalooban ko, na hanggang ngayon, masakit po talaga, Kuya Will. Papasalamat po ako kay Erica kasi kahit hindi po siya sa akin lumaki, kinilala niya pa rin akong nanay. Mabait naman po siya sa mga kapatid niya. Kaya, talaga napakasakit po talaga sa isa, ina na hindi kompleto yung anak, lalo't pag Christmas, may birthday, yung sayo po yung wala. Patuloy mo lang yung mga pangarap mo, anak. Antit lang si mama. Kahit anong problema, kaya natin to, laban lang. Dito lang. Salamat po, Kuya Will. Okay, thank you, Nanay Ella. Ella, si ano? Gabby? Hello, Gabby. Hello. Okay. Love mo si mami mo? Love me daw
Ha? Iyak siya. Anong gusto mo sabihin sa nanay mo? Alam ko, hindi lahat nabibigyan ng chance na sabihin to sa'yo. Una, gusto kong mag-sorry dahil simula nung nagbuntis ako, nagtago ako sa inyo. Sorry, kasi nagkita lang kami ni nung nanay-nanayan ko the day na manganganak ako. And sorry kung ngayon lang ako nanghihingi ng sorry. Ito yung pagkakataon para humingi ako ng tawad sa inyo na sa ginawa ko. Pero gusto kong patunayan sa inyo na hindi dahil maaga ako nabuntis, nagtago ako, maaga akong nagkaanak, doon na matatapos yun. Gusto kong sabihin sa iyo na mahal na mahal kita, Ma. Pati yung nanay-nanayan ko, sobrang mahal ko kayo. Hindi man ako lagi nagsasabi sa inyo na mamahal ko kayo, pero yung ginagawa ko, yung paglaban ko sa buhay, kayo po lahat yung pinanguhugutan ko. Patawarin niyo ako, Ma, sobra. Kung malayo yung loob ko sa inyo, pero Ma, I promise, hindi ako nagtanim ng loob, ng utang ng sama ng loob sa'yo kahit pinamigay mo ako kay Tito. Kasi in that way, naging malakas ako. Siguro si Sian, kaya dumating si Gabby sa akin, siya yung naging lakas ko para maging mas malakas ako na lumaban sa araw-araw. Maraming salamat. Pwede po. Palapakan po natin si Eka, nanay niya. Thank you. Bigyan mo lang ang jacket. Saka si, ano, saka yung bata. Okay. Pwede bigyan mo ang 5,000 si nanay. Thank you po, Kuya Will. Kahit pa mabibigyan ko na rin po ng pambili ng gabot ng tatay ko kasi may Alzheimer po siya. Oh, sige. Na yan. Okay. Tay, para sa inyo, bibili ko kayo ng gabot. Kuya Will, gabayan po kayo lagi ni God na marami-marami kayo natutulungan. Sana pumaba pa ang buhay niyo. Okay. Hindi ko akala yung mangyayari sa buhay ko to. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Amirela. Ika, ano talent? Kakanto po! Pakinggan natin ang Pretty Service crew, si Eka. Salamat, Eka. Salamat. Ginakasin ka na yan. Salamat. 10,000! Oh, thank you, Kuya Will! Ganyan ang mga kwento ng buhay nyo, ah. Will, pwede po akong, ano, manawagan? Manawagan. Manawagan sa tatay ko kasi hindi ko pa po siya nakikita. Hindi mo rin kinala yung tatay mo. Sige. Ayun yung camera. Gusto ko pong manawagan sa tatay ko. Si, tama ba ito binigay mo mong pangalan? Ernesto Robles. Nag-i-stay, huwag kang magtago. Nag-i-stay po siya sa Valley Verde ngayon. Pa kung nasan ka man, sana kontakin mo ko. Hindi naman ako ihingi ng kahit ano. In fact, gusto kong tulungan ka pa kung ano man yung gusto mo. Wala akong sama ng loob sa'yo. Promise. Gusto kita makilala. Gusto kong makita yung mga kapatid ko kung meron man sa side mo. Yun lang po. Okay. Sige.